Hello po guys, magandang araw po sa inyo muli. Narito po ako para magluto ng gulay para gumanda ang ating buhay. Kakasawa na kasi ang karne, isda, kaya gulay naman rin tayo. Kasamahan natin ang masarap na pritong tuyo. Alam nyo guys, ito po ang masarap na ulam namin sa probinsya. Ito po ang madalas namin ulam pag maulan ng panahon. Sarado ako pag natikman nyo to. Dala pati ang baon ng kanggan. Tayo maglibang, nalimutan ng problema, wag mong isipin yan. Lahat naman ng problema ay may katapusan. Guys, ito na po yung mga tanim ng aking lolo. Iba talaga, pag may tinanim, may aanihin. Ito kasarap sa pobrinsya. Tanim ka na lang ng gulay, may aanihin ka na po. Ganito ang pagkakaiba. Buhay sa syudad at sa pobrinsya. Dahil sa syudad, pag wala kang pera, hindi ka makakabili nito. Hindi katulad dito, iwa ang gulay at prutas. Ito po yung matagal na sinasabi sa akin ng papa ko. Iba ang pagkakaiba ng syudad at pobrinsya. At ito nga po, at katulong ko nga po ang aking papa. At ako na po ang nagawak ng kamera at si papa ay nangunguha ng gulay. Kunin po namin gulay, itong sitaw, okra, tapos kalabasa po. Di bali guys, itong sitaw namin ay Tagalog. Hindi po katulad ng ibang sitaw, ang haba. Kahit hindi nyo po ito diligan, kusa po itong nasibon. Dahil hindi po kami nagamit ng fertilizer. Dahil po matataba ang mga gulay dito pag nagtanim kayo. So po guys, sabi po sa akin ng papa ko ng mga bata pa daw siya ang lawak po daw ng tadiman nila. Dahil daw po malawak daw ang tadiman nila papa, madami daw po sila tinatanim. Merong mais, sitaw, kalabasa, talong. Meron pa daw po sigarilyas tapos mani. Sobrang hirap ng buhay dati. Bila daw lang po sila tumikim ng karne. Dahil daw po dati mahirap kitain daw po ang pera. Dahil dati ang piso madami ka na daw mabibili. Pero ngayon, ang 1,000 parang barya na lang po. Siguro pong maiibabalik lang ang dating panahon. Siguro hindi ako naging tao. Tama na yan, madami na ang gulay na yan. Nahaba na rin ang aking kwento. Alam nyo guys, bawat may sinasabi sa akin ng papa ko, lagi kong tinatandaan. Kasi daw po, para daw to sa akin, hindi daw po para sa kanya. Sabi po ng papa ko, huwag ko daw po siyang gagayahin. Dahil daw po nung maliit pa siya, pasaway daw po sa kanyang papa at mama. Kaya mag-aral daw po ako mabuti. Dahil kasi ayaw po ng papa ko ang maranasan namin. Ang naranasan po ng papa ko noon, kaya pinapatama ng papa ko, sobra pong pagmamahal sa amin. I love you, mama. I love you, papa. So guys, napabahal nata ang drama ko. So po guys, kumuha po kami ng kaunting rambutan. Hindi pa kasi hinog masyado. Kita nyo naman guys, ang daming bunga ng rambutan. Siguro pag ito na hinog ay sawa na ako. Ngayon naman po, tuturuan naman ako ng papa ko maghimay yung gulay namin kinuha. Katulong naman ko po si Kuya Burnok maghimay. Yung kapatid ko pong bunsong makulit na si Aisha. Guys, talsikan pa nga dyan ang mga buto ng sitaw nung ako'y naghihimay. Sabi ng papa ko, hindi daw gayaan. Ulo daw ng sitaw ay pinaputol tapos mga buntot. Hindi po daw kasama yun pag kasi matigas. Habang kami ay nagluluto, si mama ay bising-bising maglaba. Habang kami ni Kuya Burnok ay naghihimay ng gulay, si papa naman ay nagdidikit ng apoy. Ayan nga, at ginamit na ni papa ng electric pan para daw mabilis maluto. Ayan nga po, inugasan na nga ni papa yung mga gulay. Yung okra po, sinapaw na po namin sa sinaing. Masarap kasi po ito pag sinasapaw sa sinaing. Lalo na po guys, pag isasaw-saw nyo po ito sa bagoong. Ito pong sitaw at daon po ng kalabasa.
Ang ginawa po ni Papa, binulang lang. At pagkatapos po niyan, si Papa nagsalang ng kawali para po naman magprito si Papa ng tuyo. Masarap po kasi guys, may gulay, may pritong tuyo. Kaya pritong isda. At po walang sariwang isda, di na rin po ang tuyo o kaya hawot. Hawot kasi po ang tawag nito sa Batangas. Lalo na guys, pag malutong ang tuyo, sawsaw po sa suka na may sili. Wari ko ipagsasarap ni Re. Dala ang baon ng kahanga nito guys. At guys, luto na po yung sinapaw natin na okra sa sinaing. Tatanggalin po natin para po hindi malabog. Dahil po kami walang bagoong, magpipigan na po kami ng kalamansi tapos lalagyan namin ng toyo. Po guys, at luto na rin po ang ating bulanglang. Bagay ang mainit na sabaw, malamig na panahon. Ano naman guys, nausok ang mainit na sabaw. Tanggal po ang lamig na rin sa katawan. Iho, mapapasarap na naman ang kain ni Papa nito guys. So guys, palambing naman po ako. Palike and share at follow na po sa aming Facebook page. Pasubscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. At ngayon, kakain na po tayo. Tara, kain tayo guys. Ingat po kayo palagi. At I love you all. Kain ng gulay para humaba ang buhay. Yeah, very good. So guys, pag natikman nyo ito, dami rin ang baho ng kaanggan. Dami ang baho ng kaanggan. Sarap? Oo. Masarap pa? Tuyo? Oo. Lasang Jollibee. Lasang Jollibee? Yan ay? Hawot na maliliit. Hawot na maliliit? Meron lasang Jollibee. Lasang Jollibee. Lasang Jollibee pala. Maraming salamat po hanggang sa muli. Anong di lang maganawa na dyan nalulungkot na labis magbahog saya. Manood ka lang ng kalungkutan, may mabawi. Wala ditong debate, good vibes lang palagi. Abante ng abante, marami pang bakante. Kaya't sumama na sa saya, tungo ating biyahe. Upo sa kakulitan, sila'y laging binda. Ngunit respeto pa rin sa kanila ang nauuna. Kung usapan ay bait, oo walang duda. Ganyan sila pinalaki ng kanilang ama't ina. Kaya liga na, di mo na kailangan pang mangamba. Dahil sila nang bahala sa'yo na magpasaya. Di buhat magwela, astig at maporma. Di kalimutan ng problema, wag mong isipin yan. Lahat naman ng problema ay may katapusan. Halina't magsaya, dapat good vibes lang. Sumama sa'king biyahe, tayo maglibang. Kalimutan ng problema.